Ngayon, gusto kong i-share sa inyo na may baby ako. Sobrang laki ng responsibility dumating sa buhay ko. Siguro naman handa na ako. Hey guys, so ayan, it's April. So, alam niyo naman na siguro kung ano yung video to since nabasa niyo at sa title. So ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo yung kung ano yung nangyayari sa buhay ko. Since gumawa ako ng channel at gusto kong maging open sa inyo. Kasi alam ko naman na sa mga susunod na video is mapapansin nyo, makikita nyo, at i-share ko sa inyo din yung day-to-day na nangyayari sa buhay ko. So, ngayon, gusto kong i-share sa inyo na may baby ako at 5 weeks na siya. Sobrang laki ng responsibility dumating sa buhay ko. Siguro naman handa na ako. Handa naman na siguro ako. Siguro hindi financially, kasi estudyante pa lang ako. I am 3rd-year student. Electronics Engineering yung kinukuha kong course. Pero gagawin ko yung lahat para matustusan yung pangangailangan niya. So ngayon, gusto kong ipakita sa inyo yung baby ko. Gusto kong maging open sa inyo na may baby na ako at happy ako na dumating siya sa buhay ko. Kasi since I am high school, senior high, natuto akong mabuhay mag-isa. Mas gusto kong mapag-isa kesa makipag-socialize sa mga ibang tao. So ngayon, I am happy na meron akong makakasama at happy lang ako na dumating siya sa buhay ko. So ayan, pagpasensyahan nyo na pala yung pagmumukha ko kung ganito yung mukha ko, sobrang laki ng eye bags ko. Kasi nga, napupuyat ako kada umiiyak siya. Kailangan ko siyang alagaan. So pagpasensyahan nyo na kung ganito yung pagmumukha ko. So ganun naman talaga pag mga mami na. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung baby ko. So ayan. Ito yung baby ko. So, ayan, my cute little puppy. So, this is Chia, a 5-week-old puppy. So, ayan, babae po siya. At ito yung kasama ko palagi since minsan nag-stay ako sa Katbalogan. Ito yung kasama ko. So, ayan, 5 weeks na siya. Isang ganto lang siya at sobrang liliit ng kanyang mga legs. So ayan, hindi ko alam kung ano yung breed nito. Well, hindi naman importante yung breed ng isang aso, at basta alagaan mo siya at ibigay mo yung pagmamahal at serve niya. So ayan, this is Chia, my baby. So ayan, sobrang kulit po nito since baby talaga yung ugali niya. Minsan nangagagat siya, pero hindi naman masakit kasi wala po siyang ganun katalas na ipin. So, ayan guys, this is my baby Chia. At ready na po kaming i-share yung buhay po namin sa inyo. Sana po subaybayan nyo yung paglaki ni Chia, kung lalaki ba siya. Kasi sobrang liit talaga niya. So, ayan, nangagagat po siya. So, ayan. So, ngayon, isi-share ko naman sa inyo yung tinitake niya, yung gatas niya, yung food niya, then yung vitamins niya. Then, tomorrow is ipapakita ko sa inyo kung paano siya kumain, kung gaano kadami yung kinakain niya. So, ayan. Excited na akong i-share sa inyo, guys, yung mangyayari sa buhay namin ni Chia. Say bye! Bye! So guys, ito yung gatas na tinitake ni Chia. This is the Nestle Nestogen Low Lactose. This is 350 grams powder. So ayan, nabili ko to sa South Star
ng 248 pesos. So ayan, it lasts for 1 month, sabi ng napanood kong video sa YouTube. Ito yung pinakamagandang gatas para sa puppy, yung low lactose, kasi hindi kaya ng mga puppy i-take yung mga gatas na sobrang taas ng sugar content. Kasi na-try ko na rin yung Nido, yung regular na milk lang nila, then hindi talaga maganda yung resulta ng gatas na yon sa puppy. So hindi maganda yung dumi ng puppy sa mga regular na gatas lang. So piliin nyo lagi yung low lactose na gatas. So ayan. So ayan guys, ito naman yung vitamins na tinitake ni Chia. Nabili ko to sa South Star ng 89 pesos. This is the Tiki Tiki Plus. So ayan, meron siyang B complex, vitamin A, C, D, and E. So ayan, napakaganda rin ng Tiki Tiki na vitamins na to, kasi lumalakas talaga yung kain niya, then nagiging masigla talaga yung puppy. So ayan, napakaganda ng Tiki Tiki na vitamins. So guys, ito naman yung dog food na kinakain niya. So this is the Beef Pro Puppy or Beef Protein Puppy. So hindi ko lang sure kung yun ba yung right na tawag sa kanya, pero pag bibili kayo, sabihin nyo lang na Beef Pro Puppy. So ayan, 148 yung kilo nito. So yung nabili ko lang is 1/4. So ito na lang yung natira sa 1/4 matapos yung 1 week na pagkain niya. 1 week na pagkain niya nito. So ayan. So ayan, kumuha kayo ng malinis na baso, din lagyan niyo ng mainit na tubig. So ayan, yung measurement niya is 2:1. Number 2 na tubig. So ayan, kung hindi kayo hindi nyo alam yung measurement ng tubig, kumuha kayo ng dede ng bata, yung number 2 doon, yun yung dami ng tubig. So ayan, tapos isang scoop ng gatas. Then halo-haloin nyo lang. Then kumuha kayo ng malinis na lalagyan ng pagkain nila. Then ilagay nyo yung mainit na gatas. So ayan, mainit yung nilalagay ko para mas madaling mapalambot yung dog food. So ayan, ilagay nyo lang yung dog food. Hindi ganun kadami, pero hindi naman din ganun kakonte. So ayan, durugin nyo lang, kasi kailangan durog yung papakain nyo sa kanila, since yung ipin nila is hindi pa ganun katalas para mag-chew ng mga matitigas na pagkain. So ayan, may effort para sa pagdurog, baka mabilaukan yung mga puppy nyo. Then yan na yung finished product. Chia! Ding, ta-da-ding. Chia! Sarap! Hi guys! Bye!